Ano pong istorya? Paano nangyari? Tinawagan na lang po kami, sir, ng pinsang ko na yun nga po, napatay na yung anak ko. Sa kanya lang po namin nalaman. Kailan po uli nangyari ito? Nakalagay April 23. Okay. Nakipag-coordinate na po ba kayo sa polis na nag-iimbestiga ng kasong ito? Opo, pumunta naman po ako. Ano po ang latest sa kanila? Anong storya? Ang sabi nga niya sa akin, kasi nagsasampa ako ng kaso, hindi daw po pwede. Ah, sige nga daw po, yung isang sinasampan, lumipas na nga daw po yung 36 hours. Tapos yung ano naman daw, kailangan ko daw ng eyewitness. Wala tayong testigo doon sa pagkakamatay ng anak ninyo? Opo, yun nga po. Nasa linya po natin si Police Staff Sergeant Jojo Monsalve ng Daraga Albay PNP. Magandang hapon po, Sergeant Monsalve. Good afternoon po, no? Nandito po sa amin ang magulang ni Alejandro Berzuela, na according to them, si Alejandro ay pinatay noong April 23 sa Daraga Albay. Opo, kaya lang siyempre wala sila ron. So hindi rin nila talaga alam kung ano nangyari. Pero Sarge, kayo ba ay nag-conduct na ng investigation tukol sa kasong ito? Bali, attorney, nung malaman po namin yung report ni Kapitan ng Barangay Talahib na may founded po sa Uruk 6, Barangay Talahib, immediately po nagpa-dispatch kami, kasama po namin yung aming team leader, at nag-proceed po sa area para po mag-conduct ng investigation. So ano po ang nangyari sa investigasyon? Ano po ang so far na kinalabasan ng inyong investigasyon? Pagdating po namin doon, yun nga po, inabutan namin yung victim na si Alejandro na duguan at madaming tama po ng taga sa kanyang katawan. Nagtanong-tanong po kami doon sa mga taong nandun, kasi pagdating po namin, madami ng tao. Nagkataon po na nandun yung live-in niya. Noong time po, di pa po siya makausap ng maayos. So pinilit po namin siya makausap para at least makuha po kami ng initial detail po kung ano ang sitwasyon doon sa area bago po nangyari yung insidente. Nalaman namin mismo sa kanyang kalibin na noong gabi po pala yun, bali mag-isa lang po yung victim natin doon sa bahay. Nagkataon naman po na yung bahay po ng biktima ay malayo po sa kanyang mga kapitbahay. Siguro po ang pinakang malapit na kapitbahay niya, mga 300 to 350 meters ang distansya po. Sarge, nung mangyari po itong insidenteng ito, nasaan po yung kanyang kinakasama na si Sheena Madelar? Bali, ang naging pahayag po niya sa amin, noong April 22, bandang alas 10 po ng umaga, umalis po siya sa kanilang bahay at pumunta po siya sa Barangay Namantaw, kung saan doon po siya nagtatrabaho bilang katulong. So sa madaling salita, Sarge, wala si Sheena Madelar sa bahay nung mangyari yung insidente? Yes, apo, attorney. Sarge, considering na April 23 pa nangyari ito at ngayon ay May 7 na, meron na ho ba kayong person of interest o POI? Bali, ngayon po, attorney, may dalawang person of interest po kami na kasalukuyan po ginagawa namin yung sunod-sunod na follow-up investigation para po makakalap kami ng ebidensya na pwede po magamit natin laban dun sa person of interest para makapagsampan na po ng kaso sa prosecutor. Sarge, may eyewitness ba tayo? So, wala po, attorney, nung ano, kasi bali, yun nga po, may wala po siyang kalapit na bahay doon sa area. Okay, Sarge, paano tayo nagkaroon ng tinatawag na person of interest kung wala naman tayong witness? During nakanda po investigation, sa pagtanong-tanong po namin, may nakaaway po itong si yung biktima natin na si Alejandro. Ah, sige po, sige, Sarge. Po ito ng salita na parang pinagbantaan po si Alejandro. Okay po, yung pagbabantang yan ay... Kailan po nangyari? Gano'ng katagal bago mangyaring patayin si Alejandro nung ginawa yung pagbabanta? Bali, nung ano po, April 21 po, Sunday, sa kapitbahay nila, mayroon pong nagaganap na birthday party kung saan ito pong personal interest natin, nandun din. Dati na po silang may away, nagpang-abot po doon. Siguro, tumalik po yung galit, kaya nagkaroon po ng commotion. Okay, Sarge. Sinasabi nyo na meron ng mga testigo na nagtuturo sa isang tao na kinukonsider niyong person of interest. Okay, let's talk about yung possibility ng pagpa-file ng kaso. Kayo ho ba ay nag-file na ng kaso against itong tinatawag nating person of interest o hindi pa? Sa ngayon po, attorney, on process pa po, kinukuhanan pa po namin ng affidavit itong mga witnesses po natin. Pero Sarge, base sa istorya nila, tingin nyo sapat na bang isampa yung kaso sa piskalya? Based po dito sa nagiging takbo po ng mga salaysay po ng witness namin. Kaya lang po, attorney, ang ano lang po dito, circumstantial evidence lang po tayo. Kaya nga, Sarge, ako ang suggestion ko, i-compile nyo na lahat yan at i-file na natin sa fiscal's office
para na sagon malaman din natin kung sufisyente na ba yan o may kulang pa. Nang sa ganon ay magawa na natin kung anong mga dapat gawin upang makumpleto natin ang ebidensya. Kasi Sarge, medyo matagal-tagal na rin, April 23. So ang sinasabi ko lang sa inyo, Sarge, is ipaubaya na natin muna sa fiskal na mag-conduct sila ng kailang preliminary evaluation kung sa tingin nila ay sufisyente na o hindi pa. Total, kung hindi pa naman sufisyente yun, ay sasabihan naman nila kayo magkalap pa ng ebidensya. Pwede na ba natin gawin yun, Sarge, para na sa ganon magkaroon man lang ng movement yung kaso natin? Opo, Attorney, bali gagawin po namin ngayon po, ipapasubscribe yung affidavit. Siguro po bukas, may isang pa po namin sa prosecutor's office yung kaso. Oh, sige, Sarge, please. Ngayon, nandito sa amin yung mga magulang. Tay, meron ba kayong mensahe kay Sarge? Nay, ano bang masasabi nyo para kay Sarge tungkol dun sa inyong suliranin ngayon? Sarge, isa lang po masasabi. Sana tulungan po nyo kaming ano. Mabigyan po lang. Maano nyo po yung anak namin. Sarge, ang pakiusap lang sana na sa amin is mapabilis natin yung kaso. Bali po kami dito, Attorney Sazaraga MPS, sa pangunguna po ng aming TOP na si Police Penal Captain Cirillo. Ginagawa po namin yung lahat ng aming magagawa po para po makapagsampa po ng kaso at mabigyan po ustisya ng pagkawala ng biktima. Nang sa ganun, yun po ang maari lang namin na may tulong sa naulila ng biktima. Napagkasundoon po natin ngayon ay kayo ay magsasampa na ng kaso by tomorrow para na sa ganon magkaroon na ng preliminary evaluation ang fiskal o ng prosecutor nang malaman kung sufisyente na ba yung ebidensya natin o kailangan pa natin magkalap. Tama po ba, Sarge, yun ang napagkasunduan natin? Opo, Attorney, opo. Yung person of interest, nandyan lang ba? Dalawa po kasi yung person of interest, okay, natin, Attorney. Opo, opo. Bakit dalawa? May conspiracy silang dalawa? May kontsabahan silang dalawa sa pagpatay sa ating biktima? Ito po yung mga nakaalitan po dati ni ano. Pero yung recent po na nakapagbitaw po ng salita, yun po yung sasampahan namin ng kaso. So yung sa inyo, ang pinaka-suspect natin ay yung pinaka-recent na nagbanta sa kanya, yung pinakahuling nagbanta sa kanya. Opo, opo. Kasi okay, may nag-affidavit din po na guardia kung saan, okay, nakita po itong person of interest natin na bumaba kung saan. Ano po yun alas 11 po ng gabi na patungo po sa direksyon ng bahay nitong biktima. Okay, yung bang person of interest natin nandyan lang? Opo, opo. Bali na monitor po naman sa area na pag-alaga. Namomonitor siya. Okay. Opo, opo. Kaya lang hindi na rin natin pwede basta-basta damputin dahil tapos na yung regulatory period at hindi na rin natin pwedeng masabing hot pursuit yung situation natin. Yung nga po, Attorney, ang pinapaliwanag ko kay ano, kay Tatay. Alam mo, Tay, yung sinasabi nating hot pursuit, pwede po yun kung yung krimen ay katatapos labang mangyari. Opo. Kaso ito parang ang na-determine o nagkaroon ng determination ng person of interest, may mga ilang araw na rin siguro nakalipas. Tama ba, Sarge? Opo, Attorney, opo. Importante rin kasi na kailangan may ebidensya. Opo. Okay? Magpasalamat din po tayo at may mga testigo pang nakakausap sila, Sarge, at nakikipag-cooperate sa atin. Ano? Opo. Sarge, kamusta naman si Sina Madelar? Ano naman ang sinasabi niya tungkol sa nangyari? Naging statement dyan po. Yun nga po, bali tumutumbok po dun sa person of interest natin. So maski siya kung sino yung sinasabi ng ibang testigo na possible person of interest, siya din yung tinuturo ni Sina. Opo, opo. Na pwedeng gumawa po dun sa biktima ng gano'n. Okay, okay. O, so tayo na, nadinig nyo na ha. Opo. Sarge, sisingiling kita dyan ha, pagka nagkita-kita ka maulit kung talagang ifa-file mo yung kaso bukas ha. Opo, Attorney, opo. Tapos ang isang pakiusap ko pagdating ng nila nanay tatay dyan kasama ang reporter namin, pwede mo ba silang mabigyan ng isang set ng records ng kaso nang sa ganun ay maaral din namin dito at nang sa ganun ay tingnan namin kung ano naman po ang pwede naming maitulong sa inyo dyan. Pwede po ba yun, Sarge? Opo, Attorney, opo, opo. Okay, okay, sige, sige. Sina, condolensa. May anak ba kayo? Meron po kami anak. So, kamusta naman, Iya? Ano nang situation nyo dyan sa lugar mo? Mahirap po, sir. Pero may mga testigo naman kayo na tumutulong. Opo, meron po. Meron po bang nababanggit sa inyo si Alejandro patungkol po? Bago po ba siya mamatay? May mga nakukwento po ba siya na may nakaalitan siya? May po siya sinasabi sa akin na may kaaway po siya, na may kagalitan niya. Pero ma'am, bakit daw po kayo nagkaroon ng alitan ni Alejandro nung kinaumagahan po noong April 23? Kasi po, pinagsasabihan po siya na bakit ginawa niya doon sa asawa ni ate ko yung pinalo niya po sa likod ng kahoy. Okay. Ngayon lang lumabas yan. Ma'am, matagal na po yan. May alitan po talaga yan. Yan si China. May alam ako na ano yan. Ngayon ka lang nagsalita ng ganyan. So ngayon niyo lang din po nalaman, ma'am? Opo. Ngayon lang niya sinabi yun. Kasi noon pa yan, may lumipas na panahon na noon.
mga ilang taon na yata lumipas po, yung Jopet na yan, tsaka si Andro, hindi po nakakauwi ng bahay yan namin. Kasi nga nag-away na po, matagal na alitan yan. Yan si Sina, pinagtatakpan niya yan. Paano to? Kasi matagal ka ba nagsama ni Andro? Alam po yan. Bakit hindi mo sinasabing nag-away sila? Di ba matagal hindi umuwi si Andro dyan, nakitira ka sa Albay. Isang linggo hindi umuwi si Andro, gawa ng may away. Bakit ngayon hindi mo binabanggit ang ano na yan? May pinagtatakpan ka. May pinagtatakpan ka. Mas sinabi mo, walang kaaway. Sina, yung binanggit mong pangalan, yan ba yung tinutukoy nating person of interest na binabanggit din ni Sarge? Opo, si Jobet po. Matagal na po sila may away. Pero oh, ba't hindi mo binanggit kanina? Siyempre, matagal na po. Sarge, yung bang binanggit ni Sina na pangalan, yung ba yung tinutukoy mo ring person of interest? Isa po siya, attorney, sa person of interest natin. Sige, Sarge. Basta't gawin na lang natin yung dapat nang gawin para tumakbo na yung kaso, ha? Opo, opo. Okay. Sarge, total, nabanggit na rin naman natin yung person of interest. Kayo ho ba ay pumunta na rin sa taong ito upang matanong kung nasan siya nung araw na pumatay kay Alejandro Berzuela? Opo, bali ang ginawa po namin, attorney, tinanong siya pati yung mga kalapit bahay niya kung yung gabing yun, kung asan po siya. Okay, so anong sabi niya? Bali yung gabing daw po yun, lasing na lasing po siya. So nandun lang po siya sa bahay niya. Gaano kalayo ba ang bahay ng person of interest sa bahay ni Alejandro Berzuela? Malayo po, attorney, kasi ibang barangay na po yon. When you say gaano kalayo, ilang minuto o ilang aabutin ba ng oras bago makarating ang isang tao mula sa barangay ng person of interest doon sa bahay ni Alejandro Berzuela? Ang ano po kasi, attorney, may ginagawa kasalukuyang pong ginagawang kalsada doon. Hindi okay. Pa po yun napapasok ng kahit anong sasakyan, kahit motorsiklo. So, nilalakad okay. Lang po nila yon. Yung sinasabi ni person of interest na nandun siya sa bahay niya, lasing na lasing, meron ba siya mga testigo makakapagsabing nandun nga siya nung araw na yun o mga panahon na yun? Opo, attorney. Bali yung kapitbahay niya po na in-interview namin. But parang meron kayong konting pagdududa pagdating kay Sina. Bakit po? Bakit talagang duda ako, hindi ako komportable dyan. Na? Bakit napasok yung isang tao na yan? Tinuturo nila. Maski lahat ng tao doon sila, tinuturo dyan yung Jobet. Ngayon, yung mga biktima na yan, tinuturo naman nila. Yung isang tabig lang lumabas yung mga ilang araw, lumabas yung tao na yan. Yan man ang tinuturo nila. Yung isa. Kaya nga, Naitay, pupunta kayo ron nang sa ganun ay makipag-coordinate din kayo kay sa investigador natin, kay Sarge, at para makuha din natin lahat ng papeles. Kasi nga po, at maaral namin. Ha? Nagtataka rin ako, nang time mang pinatay yung anak ko, bakit noong time na yun, doon pa siya nawala? Si Sina? Opo. Di ba? Okay. Parang planted siya. Parang hindi siya pinapalis. Hindi siya pinapalis ang anak ko. Bakit po sila sa akin nalagalit? Wala naman pa ako ginawag po sa bakay lahat, bro. Ako nga din po, pag nag-aaway kami, pinapalayas niya po ako, lumalayas po ako. Tapos, ilang linggo pa akong babalik. Masaya naman po yung anak niya. Kaya po, hindi nila ako pinapuntanog sa burol. Ang pagpasama. Hindi nyo pinapunta sa burol? Iba, nung tumawag ka sa akin, sabi mo, hindi ka pupunta kasi hindi mo kaya. Ba't saan ba binurol si Juan, si Alejandro? Sa Albay po, sa katedral. So hindi inuwi yung bangkay dito? Hindi po. Pero may sinasabi si Sinang hindi nyo siya pinapunta sa burol. Bakit po? Siya nagsabi po na hindi niya kaya po. So Sina, hindi ka nagpunta sa burol ng iyong partner? Nung nasa. Kaya po kasi nagpapili ni Andro. Tapos po, kahit tumatawag po ako sa cellphone ng kapatid ni Andro po, di naman po ako sinasagot. Siguraduhin lang natin, Serge, na wala tayong pinagtatakpan, ha? At kung sino yung dapat na taong makasuhan, yun ang makakasuhan, ha, Serge? Yun ata isa sa mga pinoproblema ng mga magulang ni Alejandro, yung possibility na nagkakaroon ng whitewash at ibinibintang ang kaso sa ibang tao na hindi naman dapat. Ganun ho bang iniisip nyo? Opo. Kasi biglang nalang lumutang yan. Silang kinakasuban. Tapos mga ilang araw, biglang lumutang isang ano na yan. Hindi tayo, huwag ka mag-alala. Kung ano man yung ifa-file nila, Sarge, sa mga investigador, magkakaroon naman ng preliminary evaluation yung piskalya bago nila ipursu yung kaso. So doon pa lang malalaman na natin kung mali ba yung kinakasuhan o tama. Ha? Opo. Mabantayan po natin yan. Sarge, ha? Imo-monitor po natin yung kaso, Sarge, ha? Opo, attorney. Okay. Naitay, tanggapin nyo na muna ito parang bilang abuloy namin. Ayan. Maraming salamat. At para magamit nyo rin pamasahe papunta sa ano, ha? Opo. Maraming sa Bicol. Salamat opo. Po. Ayan, sige po. Salamat po. Maraming salamat po. Anong po yung ano ko? Sige. Kabinyan sa ano na. Oo. Basta sa atin, oh, kung sino yung dapat makasuhan base sa ebidensya, doon tayo, ha? Huwag din tayong nag-i-speculate o nanguhula kung sino ba dapat ang makasuhan, ha? Marami pong salamat po sa inyo. Kay Senator Rafi. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Mabigyan po sana ng katarungan po.